Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Natutuwa akong makita kayo ulit. Last year, we had the New Year retreat here in the retreat center. But this year, by the grace of God, the all brothers and sisters, we were able to gather in order to have a New Year retreat together. Noong nakaraang taon po, tayo po ay nagkaroon ng ating pong New Year's Retreat ng mga leaders dito po sa ating retreat center. Pero sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, tayo pong lahat ng mga brothers and sisters ay nagtipon-tipon at tayo po ngayon mayroong New Year's Retreat. This year, also in the Casileos Church, Central Luzon, several churches they are gathered there and also they have a New Year Retreat there. At maging doon po sa Casileos Church, yung nasa mga churches doon po sa Central Luzon, sila po ngayon ay nagkakaroon din po ng pagtitipon-tipon at New Year's Retreat. I pray this New Year Retreat will be the more graceful time to all the brothers and sisters who join this New Year Retreat. Ako po ay nananalangin na yung maging mabunga yung oras po na ito para po sa lahat ng mga brothers and sisters itong New Year's Retreat na ito. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. We were born as sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Ipinanganak kaming mga makasalanan at dapat kaming mapunta sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayon po, kami ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-sama kaming makinig ng iyong salita at kami po ay magkaroon ng fellowship. Thank you for giving us this wonderful chance to join in the 2023 New Year Retreat. Maraming salamat po sa magandang pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin na kami po ay makalahok sa 2023 New Year's Retreat. Let us get the spiritual strength through the Word of God and also through the fellowship. Nawa po magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng New Year's Retreat. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our life. Bilang mga tunay na born-again Christian, nawa po huwag naming malimutan ang tunay na layunin ng aming buhay. There are still so many lost souls who are not saved yet. Let us have one mind and let us do our best to preach the gospel to the lost souls. Marami pa rin mga ligaw na kaluluwa ang hindi paligtas, kaya nawa magkaroon kami ng iisang isip at ipangaral po namin yung ebanghelyo sa maraming mga ligaw na kaluluwa. When we look back this year, 2022, there was something was not enough. Kung babalikan po namin ang taon ng 2022, meron pong mga bagay na hindi po sapat. If we didn't do our best to fulfill the will of God through our Christian life, kung hindi po namin ginawa yung lahat ng aming makakaya upang mapunan o ma-fulfill yung aming pong buhay Kristiyano, let us do our best to make a New Year's resolution through this New Year Retreat. Nawa po magawa namin yung lahat ng aming makakaya upang kami po ay magkaroon ng New Year's Retreat para po sa New Year's Retreat na ito. We believe our Lord gave us this wonderful chance. We can make a New Year's resolution through this New Year Retreat, through the Word of God, and also through the fellowship. Naniniwala po kami na ibinigay po sa amin ng Diyos sa magandang pagkakataon na ito upang kami po ay magkaroon ng New Year's Retreat sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa pamamagitan po ng fellowship. We pray our Lord will give more abundant love and grace to all the brothers and sisters who join in this New Year Retreat. Dalangin po namin na yung Diyos po ay magbibigay ng higit o masaganang biyaya para po sa lahat ng mga brothers and sisters na lumahok po sa New Year's Retreat na ito. From the beginning of this New Year Retreat to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng New Year's Retreat na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Acts chapter 20. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa, chapter 20. From verse 28 to 32. Simula po sa verse 28 hanggang 32.
Acts chapter 20, from verse 28 to 32. Gawa, chapter 20, simula po verse 28 hanggang 32. Okay, babasahin ko po. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pagalis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at lilitaw mula sa inyo na ring mga kasamahan, ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo ng sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagbibigay sa inyo at makakapagpatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Through this New Year retreat, we are going to learn about church. Especially in this session, we are going to think about the importance of church. Sa pamamagitan po ng New Year's Retreat na ito, pag-aaralan po natin ang tungkol sa Iglesia, lalo na po sa sermon na ito ngayon, pag-iisipan po natin ang kahalagahan ng church. Yeah, especially according to this Acts chapter 20, verse 28, therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Sabi po dito sa verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. This is the main script for this New Year retreat. Ito po yung ating main script para po dito sa taon ng New Year's retreat na ito. As you know well, the Apostle Paul, he did his best to establish the church and also to take care of the church through his ministry. Kagaya po ng inyong alam, si Apostle Pablo, ginawa po niya yung lahat ng kanyang makakaya upang pangalagaan ng church at sa pamamagitan po ng kanyang paglilingkod upang ito'y mapatibay. Through this verse, the church of God which he purchased with his own blood, we can understand how much church is important and precious. Sa pamamagitan po ng talata na ito na ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo, mauunawaan po natin kung ano ang kahalagahan ng Iglesia. According to the Bible, the providence of God in the Old Testament appear through the Israel. Ayon po sa Biblia, ang pag-iingat ng Diyos ay nahayag sa lumang tipan sa pamamagitan po ng Israel. And the providence of God in the New Testament appear through the church. At ang pag-iingat naman ng Diyos sa bagong tipan, nahayag po ito sa pamamagitan po ng Iglesia. So, whenever we read this Bible, we can understand the eyes of God was focused on the Israel in the Old Testament. Kaya kapag binabasa po natin itong Biblia, lalo na po dito sa lumang tipan, tinutukoy po nito palagi yung mga Israelita. And in the New Testament, the eyes of God was focused on the church. At pagdating naman po sa bagong tipan, ang mga mata ng Diyos ay nakatuon sa Iglesia. If you read the Old Testament, there is no word of church. Kung titignan po natin sa lumang tipan, wala pong salitang Iglesia. But according to the Acts chapter 7, verse 38, when Stephen delivered the message, he explained the congregation in the wilderness. It is the shadow of the church. Pero sabi po doon sa Gawa chapter 7 verse 38, nung si Esteban ipinangaral po niya yung salita ng Diyos, tinutukoy niya po dito na yung kapulungan na nasa ilang. As you know well, the Israelite, they had a slavery life in Egypt for 400 years. Kagaya po ng inyong alam, yung mga Israelita, nagkaroon sila ng buhay pagkaalipin sa Ehipto sa loob ng 400 years. When they cried out to God, God listened to their cry, and then God sent Moses in order to save the Israelite from the Egypt. At nung dumaying sila sa Diyos, sinugo ng Diyos si Moses upang iligtas ang mga Israelita mula sa Ehipto. So through the lamb of the Passover, Israelite, they were saved. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng korderong pangpaskwa, yung mga Israelita, sila ay naligtas. So we can understand this Passover is implies our salvation. Kaya sa pamamagitan ng Pasko, ito po ay tumutukoy sa atin pong kaligtasan. And Israelite,
they crossed the Red Sea. God divided the Red Sea, and with real light, they crossed the Red Sea. At yung mga Israelita, sila ay tumawid sa dagat na pula. Hinati ng Diyos ang dagat na pula at sila ay tumawid. According to the 1 Corinthians chapter 10, verse 2, it is the meaning of the baptism. Ayun po sa 1 Corinto, chapter 10, verse 2, ibig sabihin po nito ay ang bautismo. And as you know well, the Israelites, they had a, they lived the, they had a life in wilderness for 40 years. At yung mga Israelita, sila po ay nagkaroon ng buhay sa ilang sa loob ng 40 taon. Yes, before they entered the land of Canaan. Land of Canaan, this is the image of the eternal heaven. Opo, bago sila pumasok doon sa lupain ng Kanaan, sila ay nabuhay doon sa ilang. Ang lupain ng Kanaan, tumutukoy po ito sa walang hanggang langit. So we should understand the Israelite, they had a life in wilderness for 40 years. This is the shadow of the Christian life in this world. Kaya dapat maunawaan po natin na yung buhay ng mga Israelita doon sa ilang, sa loob ng 40 taon, lumalarawan po ito sa atin pong buhay Kristiyano sa mundong ito. So, why Jesus Christ came to this world? Kaya bakit si Jesus Cristo ay dumating sa mundong ito? Why? Bakit? Of course, Jesus Christ came to this world to save sinners. Siyempre po, si Jesus Cristo ay dumating sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan. But if you understand the reason more detail, Jesus Christ came to this world to save, to establish the church. Ngunit kung mas babasahin po natin ito ng mas detalyado, si Jesus Cristo dumating siya sa mundong ito upang itatag ang iglesia. Yeah. As you know well, Jesus Christ, He died on the cross. And then He, with His blood, with His precious blood, He redeemed all of our sins. Gaya po ng inyong alam, si Jesus Cristo ay namatay doon sa krus at sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang dugo, tinubos niya ang ating mga kasalanan. And He ascended into the heaven. At pagkatapos, siya'y umakyat sa langit. But Jesus Christ, while He was staying in this world, He promised to send us the Holy Spirit according to the John chapter 14 and chapter 16. Ngunit ayon po doon sa Juan chapter 14 at sa chapter 16, habang nabubuhay, habang narito si Jesus Cristo sa mundong ito, siya ay nangako na yung banal na Espiritu ay bababa. According to the Acts chapter 2, when the disciples gathered one place, the Holy Spirit came down. Ayon po sa Gawa chapter 2, habang nagkakatipon-tipon yung mga alagad sa isang lugar, ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanila. Yes, the disciples, they received the Holy Spirit on the day of the Pentecost. Opo, yung mga alagad, tinanggap po nila yung banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes. So, when the disciples, they were saved, that was the beginning of the church. Kaya pagkatapos maligtas ng mga alagad, dito po nag-umpisa ang iglesia. And also, our Lord promised, according to Acts chapter 1, verse 8, Acts chapter 1, verse 8, at ang ating pong Panginoon ay nangako, ayon po dito sa Gawa, chapter 1, verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, to the end of the earth. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Gospel was started from Jerusalem. Ang Ebanghelyo ay nagsimula doon sa Jerusalem. It means, church started from the Jerusalem, and all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Ibig sabihin po nito na yung iglesia ay nagsimula doon sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. As you know well, the book of the Acts, this is the book of the Holy Spirit. Gayo po ng inyong alam, yung aklat ng mga gawa, ito ay aklat ng banal na Espiritu. Yes, by the works of the Holy Spirit, church was started. And then, these works of the Holy Spirit still going on. Opo, yung pagkilos po ng banal na Espiritu ay sa iglesia, ito po ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. So, let's think about why church is important. Pag-isipan po natin, bakit po napakahalaga ng iglesia? As you know well, church is not building. Church is the gathering of the born-again Christians. Gaya po ng inyong alam, ang iglesia, hindi po ito yung church building. Ito po yung pagtitipon-tipon ng mga tunay na born-again Christian. Truly born-again Christian, after they get salvation, yeah, they really wanted to have a good Christian life.
Ang mga tunay na born again Christian, pagkatapos po nilang maligtas, gusto po nila na sila ay magkaroon ng tapat na buhay Kristiyano. But we must understand the importance of the church and we must know what is the church. Ngunit dapat maunawaan po natin kung ano ang kahalagahan ng iglesia at dapat malaman natin ano ba ang iglesia. When we clearly understand the, what is the church exactly according to the Bible, we can have a good Christian life. Kapag naunawaan po natin ng malinaw ng ayon sa Biblia kung ano ang iglesia, magkakaroon po tayo ng maayos na buhay Kristiyano. Yeah, for the good Christian life, that's why we decided to learn about the church through this New Year retreat. Para po sa buhay Kristiyano, kaya po napag-isipan namin na napag-isipan po namin na ito po yung ating pag-aralan sa New Year's retreat na ito. And also, if we really know this church is important, we also should love this church. At kapag nalaman din po natin kung gaano kahalaga ang iglesia na ito, iibigin din natin ng iglesia. That's why the slogan of this New Year retreat, love the church of God which purchased with his own blood. Kaya nga po yung slogan po ng atin pong New Year's retreat sa taon na ito, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. When the Israelites, they were staying in wilderness, they built a tabernacle according to God's word. Noong ang mga Israelita ay naninirahan sa ilang, ayon po sa salita ng Diyos, itinayo po nila ang tabernakulo. It took less than 1 year in order to build the tabernacle. Gumugulo po ito nang hindi bababa sa isang taon para po maitayo ang tabernakulo. And also, King Solomon, he constructed the temple of God. At maging si Haring Solomon, itinayo po niya ang templo ng Diyos. Actually, King David, he was trying to build the temple of God, but God did not allow. Sa katunayan po, si Haring David, gusto po niya na itayo ang templo ng Diyos, ngunit hindi ito ipinahintulot ng Diyos. That's why his son, King Solomon, he constructed the temple of God. It took 7 years and 6 months. Kaya nga po, yung kanyang anak na si Solomon, ito po yung nagtayo ng templo ng Diyos, gumugol po ito ng 7 taon at 6 buwan. What about the church? Paano naman ang church? Yeah. Through the from the gospel, the church started. Mula sa ebanghelyo, dito nag-umpisa ang iglesia. And then church is still the establishing. So it is more than 2,000 years to establish the church. At patuloy pa rin itinatatag ang iglesia, kaya mahigit 2,000 taon na patuloy pa rin itinatatag ang iglesia. Okay, let's open our Bible, Ephesians chapter 1. Tignan po natin sa Biblia, sa Efeso chapter 1. Verse 4. Sa verse 4. Ephesians chapter 1, verse 4. Efeso, chapter 1, verse 4. Okay, babasahin ko po. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Yeah, just as He chose us in Him before the foundation of the world, it means before the creation, God already made a plan to make a church. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, ibig sabihin po nito, bago pa man ang paglikha, ang Diyos ay meron ng plano na itatag ang iglesia. Verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Sabi po sa verse 5, tayo itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Having predestined us, according to this verse, the Presbyterian Church, they said God already predestined the special person to be saved or not to be saved. Ayon po sa talata na ito, yung Presbyterian Church, na sinasabi po nila na yung predestined, na alam na po, na nakatalaga na kung sino yung mga taong maliligtas at kung sino naman yung mga taong hindi maliligtas. But the doctrine of the predestination, it is not right according to the Bible. If you read this verse carefully, having predestined us, it is not singular, it is the plural.
Pero kung babasahin po natin ng maigi, yung talata po na ito, sabi po ayon sa pagkapili niya sa atin, hindi po ito singular, kundi ito ay plural. It means God did not predestine the specific person. Ibig sabihin po nito na hindi itinalaga ng Diyos ang isang tao. Only God predestined us. It means through the Jesus Christ, church will be established. That's why God predestined the church. Ang pinili lamang ng Diyos ay tayo o sa atin. Ibig sabihin po nito na itatatag ng Diyos ang iglesia sa pamamagitan ni Hesus Kristo. According to the Matthew chapter 16, verse 18, Matthew chapter 16, verse 18, on this rock I will build my church. Sabi po dito sa Mateo chapter 16, verse 18, na at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. On this rock. So, actually, Jesus Christ said this word to the Peter. Sa batong ito, sinasabi po ni Jesus Kristo yung mga salita na ito kay Pedro. So, Catholic Church, they explain this rock implies the Peter. That's why the Peter became the first pope in the Catholic Church. At ayon po sa simbahang Katoliko na tinutukoy daw po di sa talata na ito si Pedro, kaya naman si Pedro daw yung bato na tinutukoy dito na pinagtayuan ng iglesia at siya yung naging pinakaunang Santo Papa. But if you read original the Greek word, this rock, it is the Petra. Pero kung titignan po natin yung pinagmula ng salita na ito sa salitang Griego, ibig sabihin po ng bato na ito ay Petra. This is the feminine noun. Ibig sabihin po nito ay feminine noun. And the Peter, that is the Petros. It is different. At ang Pedro, Pedro naman, ito ay Petros. Iba po ito. This is the masculine noun. So, it is the completely different. So, they misunderstand this verse. Ito ay masculine noun, kaya naman talagang yung dalawang salita na ito ay magkaiba, kaya mali po yung kanilang itinuturo. We should understand the foundation of the church is Christ, not any other person. Dapat maunawaan po natin na ang pundasyon ng iglesia ay si Jesus Kristo at hindi po sa pamamagitan ng ibang tao. Okay, let's open the Bible. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 3 sa verse 11. First Corinthians chapter 3 verse 11. 1 Corinto chapter 3 verse 11. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Yeah, for no other foundations can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Yes, we must know the foundation of the church is the Jesus Christ, not any other person. Opo, dapat malaman po natin na ang pundasyon ng iglesia ay si Jesus Kristo at hindi po ito sa ibang tao. What is the distinctive characteristic of the heresy? Ano ba yung pagkakaiba sa erehiya? Heresy, they don't believe in Jesus as a God. Ang kaibahan po ng erehiya, sila po ay hindi sumasampalataya na si Jesus ay Diyos. For example, Jehovah's Witness or INC, they don't believe Jesus as a God. Halimbawa po ng Jehovah's Witness o kaya INC, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. But we must know, according to the Bible, Jesus is the foundation of the church. Pero dapat maunawaan po natin na ayon po sa Biblia, si Jesus Kristo siya ang pundasyon ng iglesia. If our faith has a very strong foundation, our faith shall not be moved any situation. Kapag ang ating pananampalataya, ito ay nakabase sa matibay na pundasyon, kung gayon sa kahit anumang sitwasyon, hindi gagalaw ang ating pananampalataya. As you know well, the truth is not changeable in any situation. Gaya po ng inyong alam, ang katotohanan, sa kahit anumang sitwasyon, ito ay hindi nababago. Yes, Jesus is the truth. Yesterday, today, and forever, Jesus is the same. Opo, si Jesus Kristo ang katotohanan, ang noon, ngayon, at magpakailanman, si Jesus ay parehas lamang. Okay, let's go back to the Bible, Acts chapter 20,
verse 10a. Balikan po natin sa Biblia, sa Gawa, chapter 20, sa verse 28. Verse 28. Okay, let me read it. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y inilagay kayo si Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yes. The Church of God which He purchased with His own blood. So, why church is important? Because God purchased the church with His own blood. Kaya bakit ba mahalaga ang iglesia? Dahil binili po niya ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Through this passage, we can understand Jesus is God Himself. Sa pamamagitan ng talatang ito, maunawaan natin na si Jesus, siya mismo ang Diyos. Who was crucified on the cross and shed His precious blood. Na siyang namatay doon sa krus at pinadanak ang kanyang mahalagang dugo. It was Jesus, right? Ito po si Jesus, di ba? But Bible says, God purchased His church with His own blood. Ngunit sabi po ng Biblia na binili niya ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Yes, this Bible verse tells us Jesus is God Himself. Opo, tinutukoy po ng talata na ito sa atin na si Jesus, siya mismo ang Diyos. Why church is important? Bakit ba mahalaga ang iglesia? Because Jesus Christ, He purchased His church with His own blood. Dahil binili niya ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Jesus paid His blood to save us. Ipinangbayad ni Jesus ang kanyang dugo upang iligtas tayo. It means Jesus Christ gave us His precious life. Ibig sabihin po nito na ibinigay sa atin ni Jesus ang kanyang mahalagang buhay. If we are not important, there is no reason to sacrifice Himself. Kung tayo ay hindi mahalaga, walang dahilan upang isakripisyo niya ang kanyang sarili. Yeah, one soul is really precious before God. That's why Jesus Christ, He was crucified on the cross and He shed all His precious blood to redeem all of our sins. Ang isang kaluluwa ay mahalaga sa paningin ng Diyos, kaya naman si Jesucristo ay namatay doon sa krus at pinadanak ang kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. Yes, we must understand, one soul is very important. Our spirit is too much important and precious. That's why Jesus Christ, He died for our sins and shed His precious blood. Opo, napakahalaga po ng ating espiritu, kaya naman si Jesucristo tinubos niya yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Unang Peter chapter 1. Tignan po natin Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 18-19. Unang Pedro chapter 1 simula verse 18 hanggang 19. Unang Pedro, chapter 1, verse 18 and verse 19. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sakoderong walang kapintasan at walang dungis. Yes, you were not redeemed with corruptible things, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Kaya kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Yeah. If you think something is really important or the precious, you are willing to pay such amount. Kung meron kayong iniisip na bagay na talagang tunay na napakahalaga, kayo ay merong kusang loob na magbayad ng malaking halaga. For example, if you wanted to buy the car, you need to pay, for example, around 1 million pesos or 2 million pesos, such a big amount. Halimbawa, kapag gusto mong magkaroon ng kotse, kailangan mong gumastos ng nasa 1 million, isang malaking halaga. Because it has such amount of value. Dahil meron po itong halaga. Jesus Christ shed His precious blood to redeem, to save us. It means our spirit is really precious before God. Iniligtas tayo ni Jesucristo. Tinubos niya tayo. Ibig sabihin, tayo ay napakahalaga sa harap ng Diyos. And also, Jesus, God purchased His church with His own blood. It means
God loved us so much. At ibig sabihin na binili niya ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ibig sabihin po nito na tayo ay labis na minamahal ng Diyos. Yeah, as you know well, God so loved the world that he gave us his only begotten son. Yes. We can understand how much God loved us. Opo, mauunawaan po natin na tayo ay labis na minamahal ng Diyos. For example, there was a fire in the one house. And then, in the middle of the house, the one son is crying. Halimbawa, meron pong sunog sa loob ng isang bahay. At pagkatapos sa bahay na iyon ay merong isang anak na lalaki. Yeah, other neighbors, they will not enter inside the fire in order to save the son. Yung mga kapitbahay, hindi sila papasok sa bahay na nasusunog upang iligtas ang anak na iyon. But what about the father, the mother, and father and mother? Ngunit paano naman po pagdating doon sa nanay at tatay ng bata? Although it is very dangerous situation, father is willing to enter the inside the fire in order to save his son. Kahit na napakadelikado ng sitwasyon, ngunit yung tatay meron siyang kusang loob na magsakripisyo upang iligtas ang kanyang anak. Because father loves his son. Dahil ang tatay minamahal niya ang kanyang anak. It is also same. Jesus Christ sacrificed himself to save us because He loves us so much. Ganon din naman po, si Jesus Cristo, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa atin dahil labis niya tayong iniibig. We can understand why church is important because Jesus Christ sacrificed His life. Pwede nating maunawaan na kung bakit labis ni, na minamahal ni Jesus ang iglesia dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Yeah, it means Jesus loved us so much. Ibig sabihin po na si Jesus labis niya tayong iniibig. Okay, Romans chapter 5 verse 8. Tignan po natin sa Roma chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Okay, Romans chapter 5 verse 8. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yes, God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners. Yes, before we got salvation, we didn't know the love of God. But through the Bible seminar, when we attend the Bible seminar, we came to realize how much the love of God is great. Opo, bago tayo naligtas, hindi po natin alam yung pag-ibig ni Jesus Cristo, ngunit pagkatapos nating dumalo ng Bible seminar, naunawaan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Jesus Cristo. Yes, by the help of God, we realize the love of God. Opo, sa pamamagitan po, by the help of the Holy Spirit, we realize the love of God. Opo, sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Yeah, according to Romans chapter 5, verse 6, the love of God has been poured in our hearts. Sabi nga po sa Roma chapter 5 verse 6 na ang pag-ibig ni na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. And also we should know the works of God appeared in the church. At dapat din po nating malaman na hayag ang the works of God appeared in the church. Na nahayag ang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. So, we should know what is the church. Kaya dapat malaman po natin ano ang iglesia. According to the Bible, church is the body of Christ. Ayon po sa Biblia na ang iglesia, ito ang katawan ni Kristo. And Christ is the head of the church. At si Kristo, ito naman ang ulo ng iglesia. Yeah, head and body connected. So, church and Jesus Christ is connected. Ang ulo at ang katawan ay magkakonektado, kaya ang church at si Jesus Kristo ay magkakonektado. Okay, let's open the Bible, Ephesians chapter 1. Tignan po natin sa Biblia sa Efeso chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. Efeso chapter 1 simula po verse 22 hanggang 23. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1.
At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Yes, here, he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body. Yeah. So, church is the body of Christ and Jesus Christ is the head of the church. Si Jesucristo, siya ang ulo ng iglesia, at ang katawan naman ni Kristo, ito ang iglesia. Yes, Apostle Paul compared the relationship between the Christ and the church with the body and the head. Opo, ikinumpara po ni Apostle Pablo yung relasyon ng katawan at ng ulo sa relasyon ng asawang lalaki at ng asawang babae. According to Colossians chapter 1 verse 18 also, and he is the head of the body. Yes, Jesus is the head of the body, the church. Gaya nga rin po nang sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng katawan, ibig sabihin po ng katawan, ito ang iglesia. Okay, so we should know the church is established by the works of the Holy Spirit. Dapat malaman po natin na ang iglesia ay naitatag sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. In the day of the Pentecost, when the disciples gathered in one place, they received the Holy Spirit. Ayon sa araw ng Pentecostes, habang nagkakatipon-tipon ng mga alagad, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Yeah. And then after disciples, they received the Holy Spirit. When Peter preached the gospel, 3,000 people, they were saved in a time. At pagkatapos na matanggap ng mga alagad ang Espiritu Santo, nung nangaral si Pedro, nung sandali na yon, nasa 3,000 katao ang naligtas. Yeah. Acts chapter 2, verse 41 and 42. Sa Gawa, chapter 2, simula po verse 41 hanggang 42. Acts chapter 2, verse 41 and 42. Gawa, chapter 2, simula verse 41 hanggang 42. Okay, babasahin ko po. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa na natili silang matibay sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Yes. So, there was the works of the Holy Spirit. When Peter preached the gospel, 3,000 people, they were saved. Opo, mayroon pong pagkilos ng banal na Espiritu. Pagkatapos mangaral ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo, nasa 3,000 katao ang naligtas. And according to Acts chapter 2, verse 47 or so, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. At ayon din po sa Gawa chapter 2 verse 47 na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yes. By the works of the Holy Spirit, the lost souls, they were saved continuously. Opo, sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, ang mga ligaw na kaluluwa, sila ay patuloy na naliligtas. But according to Acts chapter 16, when the Apostle Paul was trying to preach the gospel in Asia, the Holy Spirit did not allow. Ngunit ayon po sa Gawa, chapter 16, nung sinubukan ni Apostol Pablo na ipangaral ang Ebanghelyo doon sa Asia, ay hindi siya pinahintulutan yes. ng Espiritu Santo. Bible says they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Opo, sabi po sa talata na sila ay pinagbawalan ng Espiritu Santo na mangaral ng Ebanghelyo doon sa Asia. Yeah, we need to think about why. Why Holy Spirit did not allow to preach the gospel in Asia. Kaya pag-isipan po natin, bakit? Bakit hindi ipinahintulot ng Espiritu Santo na sila ay mangaral doon sa Asia? Instead, the Holy Spirit led Apostle Paul into the Macedonia and the Philippos. At the time, the
Philippian church was started. Sa halip ay ginabayan ng Espiritu Santo si Apostol Pablo na magtungo doon sa Macedonia at maging doon sa Philippos, kung saan dito nagsimula ang iglesia sa Philippos. Yeah, Philippian church and Thessalonica church was started. Opo, dito nagsimula ang iglesia sa Philippos at ang iglesia sa Thessalonica. Yeah, sometimes when we preach the gospel, we cannot understand the will of God exactly. Minsan po, kapag tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo, hindi po natin alam ng eksakto kung ano ang kalooban ng Diyos. We wanted to preach the gospel in the big city because there are more people and we think there will be more opportunity. More people will be saved. Ninanais natin na tayo ay mangaral ng Ebanghelyo sa malaking bayan na kung saan mayroong mas malaking pagkakataon at maraming mga tao. But although we preach the gospel, sometimes we cannot evangelize many low souls, and then the people cannot be saved. Ngunit kahit na ipinapangaral natin ang Ebanghelyo at kahit na maraming mga tao ang dumadalo, yung mga tao sila ay hindi naliligtas. Actually, when we started the evangelism here in the Philippines, at the first time, we thought we are trying to evangelize low souls in the Baguio. Sa katunayan, nung sinimulan po natin ang evangelism dito po sa bansang Pilipinas, noon po ay sinubukan nating mag-evangelize doon po sa Baguio. So, we conducted many Bible seminars in the Baguio. Kaya po, kami ay nagkaroon ng maraming Bible seminar doon po sa Baguio. But, it was very difficult to evangelize the people there. Ngunit, napakahirap po na ma-evangelize yung mga tao na nandoon. Of course, it is very long distance from the Manila. So, it was not easy to follow up. Siyempre po, ito po ay mayroong malayong distansya mula po sa Manila, kaya naging mahirap ang pag-follow up. But I think it is not only the reason. Actually, we also started some gathering at the first time, around 10 members. Ngunit sa palagay ko ay hindi po ito yung tunay na dahilan. Sa katunayan, nung nag-umpisa po yung pagtitipon doon, meron pong mga 10 katao ang nagtitipon. But it was not continued. Ngunit hindi po ito nagpatuloy. So we were not able to establish the church in Baguio. Kaya po hindi natin nagawa na makapagtatag tayo ng iglesia doon sa Baguio. But in recent, through the Manila City Church, they conducted the Bible seminar and some people, they were saved. Ngunit kamakailan lamang, ang Manila City Church, sila po ay nagsagawa ng Bible seminar sa Baguio at maraming mga taong naligtas. But nowadays, we believe God opened the door of the evangelism in northern part of the Luzon. Ngunit sa panahon po natin ngayon, tayo po ay naniniwala na binuksan ng Diyos ang pintuan ng Ebanghelyo doon sa Hilagang Luzon. Yeah, last time, some senior pastors, we visited so Isabela and also Cagayan. Yeah, so we had a chance to visit some churches and the mission branches. Noong nakaraan, kami po ay nagkaroon ng pagkakataon, yung mga senior pastors, na makabisita po doon sa Isabela at sa Cagayan, makabisita sa mga churches. Through the visitation, we were able to understand what is the will of God. God really wanted to evangelize more low souls in the northern part of the Luzon. Sa pamamagitan po ng pagbisita, naunawaan po namin kung ano ang kalooban ng Diyos, na ang Diyos ay nagnanais na mas maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas doon sa Hilagang Luzon. So I believe more churches will be established in the northern part of the Luzon. Kaya ako po'y naniniwala na mas marami pang mga churches yung maitatatag doon sa Hilagang Luzon. So sometimes it is different. The will of the man and the will of God is different. So it is very important to understand what is the will of God. Minsan po, iba ang kalooban ng tao at iba ang kalooban ng Diyos, kaya napakahalagang bagay na maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. The Lord protect His church and take care of the church. Pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang iglesia at tinutulungan ng kanyang iglesia. Ephesians chapter 5, verse 29. Tignan po natin, Efeso chapter 5, verse 29. Ephesians chapter 5, verse 29, babasahin ko po. Sapagkat walang sinumang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan nito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Yeah. So, but nourish and cherishes it just as Lord does the church. It means
Jesus Christ, our Lord, protect the church and take care of the church. Ibig sabihin po nito na ang ating Panginoon, si Jesus Cristo, inaalagaan at pinoprotektahan niya ang kanyang iglesia. If you look at Acts chapter 20, verse 28 also says, therefore take heed to yourselves and all the flock, among the which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Kagaya nga rin po ng sinabi sa Gawa chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yeah, like this, our Lord protect our church and take care of our church. Our brothers and sisters, we also have a responsibility to take care of our church and to protect our church. Opo, ang ating Panginoon, pinoprotektahan at iniingatan ang ating iglesia, kaya sa atin ng mga brothers and sisters, meron din po tayong responsibilidad na protektahan at ingatan ng ating iglesia. Because Satan is trying to destroy our church continuously. Dahil si Satanas, patuloy niyang sinusubukan na wasakin ang ating iglesia. So we have a responsibility to take care of the church and to protect the church. Kaya meron tayong responsibilidad na ingatan at protektahan ng ating iglesia. And also, the Lord sanctify and cleans His church. At isa pa, ang Panginoon ay pinababanal at nililinis ang kanyang iglesia. Let's open the Bible, Ephesians chapter 5, verse 26 and 27. Tignan po natin sa Biblia, sa Efeso chapter 5, simula verse 26 hanggang 27. Ephesians chapter 5, verse 26 and 27. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maliwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Yes. As we already learned, Church is the body of Christ. And also according to the Bible explanation, church is the bride of Christ. Gaya po ng ating napag-aralan na ang katawan ni Kristo, ito ang iglesia, at sa ibang tawag, ito naman ang iglesia, ito ang babaeng ikakasal. Yeah, Apostle Paul explained church as the bride of Christ. Ipinaliwanag ni Apostle Pablo na ang iglesia, ito ang babaeng ikakasal kay Kristo. Our born-again Christian, yeah, we are the church. So we should be clean and we should be sanctified. Ang ating mga born-again Christian, tayo ang iglesia, kaya kailangan tayo ay mapabanal at tayo ay malinis. When we get the salvation, we are not perfect. We have many problems. But through the Word of God, we shall be changed more and more. Nung tayo ay naligtas, tayo ay mayroong maraming problema at tayo ay hindi perpekto, ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay patuloy na nagbabago. What is the Christian life? Christian life is to achieve the sanctification through the Word of God. Ano ba ang buhay Kristiyano? Ang buhay Kristiyano ay ang pagpapabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Apostle Paul said, imitate me just as I also imitate Christ, according to 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Sabi po sa unang Korinto, chapter 11, verse 1, sabi po ni Apostle Pablo, tumulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. So, as a born-again Christian, we should achieve the sanctification continuously. Kaya bilang mga born-again Christian, kailangan ipatuloy nating makamit ang pagpapabanal. Church should be prepared to meet the bridegroom, who is our Lord Jesus Christ. Dapat ay maging handa ang ating iglesia na makita ang lalaking ikakasal. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Yeah, as you know well, our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Gaya po ng inyong alam, ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay malapit na. Yeah, Jesus Christ's second coming, this is the rapture. We call this is the wedding ceremony in the heaven. Opo, yung pangalawang pagdating ni Hesukristo, ito po yung tinatawag na rapture, ito rin po yung tinatawag na wedding ceremony doon sa langit. So when we meet our Lord Jesus Christ, we must stand without any spot or any blemish. Kaya kapag tumayo tayo sa harap ni Hesukristo, dapat ay tumayo tayo ng walang dungis at walang batik. Yeah.
After we get salvation, we should take after Jesus Christ more and more, and then we should achieve the sanctification. Pagkatapos nating maligtas, kailangan imasigit at higit pa nating tularan si Jesucristo at masigit nating makamit ang pagpapabanal. That's why we should be separated from the worldly sins. Kaya nga dapat tayong humiwalay sa mga makasanlibutang kasalanan. Yeah, think about the bride is waiting for the wedding ceremony. But the bride did not take a shower for 1 month. Kaya pag-isipan niyo po na yung babaeng ikakasal, siya ay naghihintay para sa wedding ceremony, ngunit siya ay hindi naligo sa loob ng isang buwan. If the bride is appeared in the wedding ceremony with a very dirty cloth, and then she did not take a bath for 1 month, what will happen? Kaya kapag nagpakita yung babaeng ikakasal doon sa kasalan ng mayroong maraming damit at siya ay hindi naligo sa loob ng isang buwan, ano pong mangyayari? Maybe the groom will run away. Marahil ay tatakbo yung lalaking ikakasal. We should remember, we are the bride of Christ. So we should be ready to meet our Lord Jesus Christ. Kailangan ay tandaan natin na dapat maging handa tayo sa pagtayo natin sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Tingnan po natin sa pangalawang Korinto, chapter 7, verse 1. Second Corinthians, chapter 7, verse 1. Okay, verse 1. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karamihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Yes. So, we should be clean before our Lord. Kaya dapat tayong maging malinis sa harap ng ating Panginoon. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. While we are living in this world, we shall be influenced by the worldly things. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karamihan ng laman at espiritu. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay maiimpluwensyahan ng mga makasanlibutang kasalanan. For example, if you have so many worldly friends, maybe you shall be influenced by them. Halimbawa, kapag marami kang mga kaibigan na makasanlibutan, marahil ikaw ay maiimpluwensyahan nila. Yeah, through the mass media or through the SNS, you can be also influenced by the worldly things. At sa pamamagitan ng mass media o ng SNS, ikaw rin po ay maiimpluwensyahan ng mga makasanlibutang kasalanan. That's why our born-again Christian, we should be cleansed through the Word of God in the church. Kaya nga po, tayo ng mga born-again Christian, dapat tayong maging malinis sa loob ng iglesia. So, let's think about why church is important in our Christian life. Pag-isipan po natin, bakit po napakahalaga ng iglesia sa ating buhay Kristiyano? Yes, we should know this one because the blessing will be given through the church. Dapat malaman po natin ito dahil ang pagpapala ay naibibigay sa pamamagitan ng iglesia. If you look at Genesis chapter 12, God promised the apostle, God promised the Abraham three kind of things, right? Kung titignan po natin sa Genesis chapter 12, di ba po ang Diyos ay nagbigay ng tatlong pangako kay Abraham? Land, nation, and blessing. Lupain, bansa, at pagpapala. This is the blessing, this is the eternal blessing through the Jesus Christ. Ang pagpapala po na ito, ito yung walang hanggang pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo. So, how can we receive this blessing? Kaya, paano natin matatanggap ang pagpapalang ito? Because God already made a plan to establish the church. And then, after we get salvation, if we abide in the church, we can receive the God's blessing. Dahil mula pa nung umpisa, pinlano na ng Diyos ang pagtatatag ng iglesia. Kaya kung mananatili tayo sa iglesia, simula nang tayo ay maligtas, matatanggap natin ang pagpapala. It is and also it is really a blessing. We met the true church and then we were saved. Tunay po na pagpapala na nakilala natin ang iglesia at tayo'y naligtas.
According to the Bible, Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. But if you didn't have a chance to listen to the true gospel, how you can be saved? Ngunit kapag hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng tunay na ebanghelyo, paano? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Let's open the Bible, Colossians chapter 1. Tignan po natin, Colossians chapter 1. Verse 6. Sa verse 6. Colossians chapter 1, verse 6. Colossians chapter 1, sa verse 6. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ang ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yes. So, today you heard and knew the grace of God in truth. Today, you heard and knew the grace of God in truth. It means, when you listen to the true gospel, you are able to be saved. Kaya ibig sabihin, sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, ikaw ay naligtas. It means, if you didn't have a chance to listen to the gospel, you are not able to be saved. Ibig sabihin, kung hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng ebanghelyo, hindi ka maliligtas. And when you get the salvation, you became the children of God. It means you can enter eternal heaven. At nung nagkaroon ka ng kaligtasan, ikaw ay naging anak ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay makakapasok sa langit. So, who is the happiest man in this world? Kaya, sino ang pinakamasayang tao sa mundong ito? Rich man, or famous man, or the person who has a power in this world? Ang mayaman, o ang makapangyarihan sa mundong ito, o ang matalino? No, Bible says, those who are really saved, they are really happiest in this world. Hindi po, ayon po sa Biblia, yung mga taong naligtas, sila yung mga taong pinakamasaya sa mundong ito. Okay, let's open the Bible, Deuteronomy chapter 33. Tignan po natin sa Biblia, sa Deuteronomio chapter 33, sa verse 33, verse 29. Deuteronomio chapter 33, sa verse 29. Deuteronomy chapter 33, verse 29. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon, ang kalasag na iyong tulong, ang tabak ng iyong tagumpay, at ang iyong mga kaaway ay manginginig sa harapan mo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako? Yeah. Happy are you, O Israel, who is like you, a people saved by the Lord. Yes, Israelite, they were saved by God. That's why here, the Deuteronomy chapter 33, Israelite, you are really happy. Yung mga Israelita, sila ay iniligtas ng Diyos, kaya naman sila ay mapalad at sila ay masaya. Nowadays, our born-again Christian also same. We were saved by the grace of God. That's why we are happiest people in this world. Gayun din naman, sa atin ng mga born-again Christian, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kaya naman tayo yung mga taong pinakamasaya sa mundong ito. Okay, Romans chapter 4, verse 7 and 8. Tignan po natin sa Roma chapter 4, simula verse 7 hanggang 8. Romans chapter 4, verse 7 and 8. Roma chapter 4, simula verse 7 hanggang 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yes, blessed are those who are lowly steed are forgiven and whose sins are covered. This is the testimony of the King David.
Ito po yung patotoo ni Haring David, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Yes, we are, all of our sins are forgiven. So, although we stand before the Lord, God will not impute us. Napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, kaya kapag tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon, hindi niya ibibilang sa atin ang ating mga kasalanan. After we get salvation, while we are having a Christian life, yeah, we are not perfect. Sometimes we fall down because of some problem. Pagkatapos nating maligtas, habang tayo ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, minsan dahil sa mga ilang problema, tayo ay babagsak. Whether someone has a problem or not, we should remember, He is the Son of God, children of God. Kung ang isang tao man ay mayroong problema o wala, ngunit huwag natin kalilimutan na siya ay anak ng Diyos. Although you are having a good Christian life, or not, you are still, you are born again Christian, you are the children of God. Kung ikaw man ay nagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano o hindi, ikaw ay anak ng Diyos. You know, the Israelite, they are not perfect. Yes, they disobeyed to God's word, and then they also committed sin. But still, God loved them. Gaya po ng inyong alam, ang mga Israelita, hindi sila perpekto, sila ay gumagawa ng kasalanan, ngunit kahit na ganun, sila ay patuloy na inibig ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Numbers chapter 23, verse 21. Tingnan po natin sa Bilang, chapter 23, sa verse 21. Numbers chapter 23, verse 21. Bilang, chapter 23, sa verse 21. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila, at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Yeah, He has not observed iniquity in Jacob, nor has He seen weakness in Israel. It means God will not look at their wickedness or their problem, iniquity. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ibig sabihin ay wala siyang nakitang kasamaan sa kanila o kasalanan sa kanila. Although Israelite, they had a problem, but God will not look at their iniquity or their problem. Kahit na maraming problema yung mga Israelita, ngunit yung Diyos hindi na niya titignan ang kanilang problema o kasamaan. Nowadays, it is also same. Maybe there might be some brothers and sisters. I made a mistake, or I committed this kind of sin. And then how can I stand before the Lord? So if you stick on this problem, you might be fall down. But you should remember, our Lord still loves you. Kaya sa gayon din po sa atin ng mga brothers and sisters, marahil tayo ay babagsak dahil iniisip natin na tayo ay mayroong maraming problema at tayo ay maraming kakulangan, ngunit gayon man patuloy tayong iniibig ng Diyos. And the Lord, His God, is with him, right? All the Israelites had many problems, but God was with them. Ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila, kahit yung mga Israelita, maraming problema sa kanila, ngunit patuloy nilang kasama ang Diyos. Nowadays, it is also same. We should remember the meaning of the Emmanuel. Kaya ganun din po sa atin, kailangan ay tandaan natin ang ibig sabihin ng Emmanuel. What is the name of the Jesus? According to the Isaiah chapter 7, verse 14, He shall be called Emmanuel, right? Emmanuel means, what is the meaning of Emmanuel? God is with us. Anong ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? Ayon po sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Why we can receive the God's blessing? God is in the church. That's why our Lord Jesus Christ is with the church. That's why when we abide in the church, we can receive blessing. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nananahan sa loob ng iglesia, kaya kapag tayo ay nanatili sa loob ng iglesia, matatanggap natin ang pagpapala. Since we get salvation, according to the John chapter 15, verse 4, abide in me and I in you. This is the commandment from our Lord Jesus Christ. Simula nang maligtas tayo, ayon po sa Juan chapter 15, verse 4, na kailangan tayo ay manatili kay Hesukristo. Yeah.
As long as we abide in the church, we can receive more grace and more more grace and then more power through the church. Hangga't tayo ay nananatili sa loob ng iglesia, masigit nating matatanggap ang pagpapala at higit na kalakasan. So since we get salvation, it is very important to abide in the church until the end in order to receive the God's blessing. Kaya simula nang tayo ay maligtas, napakahalagang bagay na tayo ay manatili sa loob ng iglesia upang patuloy nating matanggap ang pagpapala ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Hebrew chapter 3 verse 14. Tignan po natin sa Biblia sa Hebreo chapter 3 sa verse 14. Hebrew chapter 3 verse 14. Hebreo, chapter 3, sa verse 14. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawak ang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. When you get the salvation, I think that our brothers and sisters, you had a very clear the salvation testimony. Nung tayo ay naligtas, marahil yung mga brothers and sisters ay meron tayong malinaw na testimony patungkol sa ating kaligtasan. Yeah, by the help of the Holy Spirit, you realize the true gospel, the love of God. Opo, sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, naunawaan natin ang Ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos. And when you get the salvation, you had a confidence about your salvation. At pagkatapos na ikaw ay pagkatapos mong makapakinig ng Ebanghelyo, nagkaroon ka ng katiyakan patungkol sa iyong kaligtasan. But as time goes on, you are influenced by the worldly things. Ngunit sa paglipas ng panahon, ikaw ay naiimpluwensyahan ng mga makasanlibutang bagay. And you are not having a good Christian life because of the so many worldly things. At hindi ka nagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano dahil sa maraming mga makasanlibutang bagay. In the case, you will forget the love of God more and more. At kung magkagayon, ay higit mong malilimutan ang pag-ibig ng Diyos. But we should remember, Bible is not changed, and then gospel is not changed. Ngunit dapat tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagbabago at ang Biblia ay hindi nagbabago. And the love of God also was not changed. Yesterday, today, and forever, it is not changed. At maging ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ito nagbago. So if we are really saved, we must hold these truths until the end, from the beginning until the end. Kaya kung tayo ay ligtas, kailangan nating panghawakan ang katotohanan na ito mula ngayon hanggang sa magpakailanman, hanggang katapusan. Look at your other brothers and sisters. Maybe when you get the salvation at the first time, there might be many brothers and sisters who are saved. Kung titignan po natin yung ibang mga brothers and sisters, marahil yung ibang brothers and sisters ay maraming naligtas. And some of them, they already disappeared. At sa mga brothers and sisters, yung iba sa kanila, sila ay nawala. They return to the world. Sila ay bumalik sa sanlibutan. Yeah, as the Bible says, 2 Timothy chapter 4, the Themas, he left for Thessalonica because he loved the world. Kagaya po ng sinabi sa ikalawang Thessalonica, chapter 4, na si Themas, siya ay nagtungo sa Thessalonica dahil iniibig niya ang sanlibutan. Yes, think about the Themas. He was the fellow workers of the Apostle Paul, but he loved this world. That's why he left for Thessalonica. Opo, pag-isipan niyo po si Demas na siya ay kamanggagawa ni Apostle Pablo, ngunit iniwan niya si Apostle Pablo dahil iniibig niya ang sanlibutan. We should remember, church is the channel of the blessing. If you abide in the church until the end, you shall receive more blessing from God. Dapat nating maunawaan na ang iglesia, ito ang paraan ng pagpapala, kaya hanggat mas nananatili tayo sa iglesia, mas higit nating matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Acts chapter 14. Tignan po natin sa Gawa, chapter 14. Verse 22. Sa verse 22. Acts chapter 14, verse 22. Sa Gawa, chapter 14, sa verse 22.
Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alaghad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kabigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yeah, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith. Yes, in the early churches also, the disciples, they strengthening the souls of the disciples and then exhorting them to continue in the faith. Maging sa sinaunang iglesia, yung mga alagad ay pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. Yes, brothers and sisters, they should be strengthened through the word of God in the church. Opo, dapat yung pananampalataya ng mga brothers and sisters ay mapatatag sa pamamagitan ng iglesia. Our Christian life can be compared to the long race, like a marathon. Yung atin pong buhay Kristiyano, may kukumpara po ito sa takbuhan, kagaya po sa isang marathon. When you finish the race successfully, you shall receive the reward and glory when you stand before the Lord. Kapag matagumpay mong natapos ang takbuhin, ikaw ay tatanggap ng kalawalatian at gantimpala pagtayo mo sa harap ng Panginoon. Yes, Apostle Paul, he finished the race of the faith successfully. Opo, si Apostle Pablo, matagumpay po niyang natapos ang takbuhin ng pananampalataya. Yeah, he knew he shall receive the crown of the righteousness in the heaven. Alam niya na siya ay tatanggap ng putong ng katwiran pagdating niya sa langit. But we should know, this crown of the righteousness is not only for the Apostle Paul, for all the brothers and sisters who are desiring the appearance of our Lord. Ngunit dapat malaman po natin na hindi lamang po si Apostle Pablo o hindi lamang para kay Apostle Pablo ang putong ng katwiran, kundi maging sa lahat ng mga brothers and sisters na ninanais ang pagpapakita ng ating Panginoon. So in order to receive this crown of the righteousness and reward and glory, we must abide in the church. Kaya para makamit po natin ang putong ng katwiran at pagtanggap ng kalawalatian at ng gantimpala, dapat tayong manatili sa iglesia. If you look at Luke chapter 10, there is the parable of the Good Samaritan. Kung titignan po natin sa Lucas chapter 10, nandoon po yung talinhaga ng mabuting Samaritano. Yeah, a certain Samaritan, when we look at someone who was naked and then who was half dead by the thieves. Nung yung isang mabuting Samaritano, nakita niya yung isang tao na hinuli at binugbog ng mga tulisan at iniwang halos patay. He healed the person with the oil and wine. Ginamot niya yung tao na ito sa pamamagitan ng langis at alak. Of course, this good Samaritan, this is the Jesus Christ. Siyempre po, yung mabuting Samaritano na ito, ito si Jesus Cristo. And Jesus Christ healed a person who met the thieves. That is us, like me. At ang tao na binugbog ng mga talisan at iniwan na halos patay, ito po tayo. Yeah, we were saved by the Holy Spirit and the blood of Jesus. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng dugo ni Jesus. Yeah, oil and wine implies the blood and the Holy Spirit. Ang alak at ang langis, ito po ay lumalakawan sa dugo at banal na Espiritu. And we should remember, Samaritan entrusted certain man in the inn and then asked the innkeeper, take care of him until I come back. And then he gave the 2 denaries. At tandaan po natin na ipinagkatiwala ng mabuting Samaritano yung lalaking binugbog doon sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi na babayaran niya ito ng higit pa sa pagbabalik niya. 2 denaries. It is the truth and the grace. Ang 2 denaryo, ito ang katotohanan at biyaya. Yes, there is the grace and the truth in the church. Opo, meron pong biyaya at katotohanan sa iglesia. Samaritan entrusted this person into the inn. Inn is the church. Ipinagkatiwala ng Samaritano na ito yung lalaking binugbog sa loob ng bahay panuluyan. Ito like po this, yung our Lord Jesus Christ entrusted us in the church. Kagaya po nito, tayo, ang ating Panginoong Hesus Kristo, ipinagkatiwala tayo sa iglesia. That's why, until our Lord Jesus Christ, we must abide in the church. Kaya nga, hanggang dumating ang ating Panginoong Hesus Kristo, dapat tayong manatili sa church. Our faith can grow through the Word of God and fellowship in the church. Ang atin pong pananampalataya ay lalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng fellowship sa church.
According to Acts chapter 20, Apostle Paul, he stayed in the Ephesian church for 3 years and 6 months. Ayon po sa Gawa, chapter 20, si Apostle Pablo, nanatili siya doon sa iglesia sa Efeso sa loob ng 3 taon. And according to this Acts chapter 20, Apostle Paul delivered the last message before he leave the Ephesian church to the elders. At si Apostle Pablo, bago po siya umalis doon sa iglesia sa Efeso, siya po ay nagbigay ng huling mensahe sa mga matatanda ng iglesia. Okay, let's open the Bible, Acts chapter 20, verse 32. Tignan po natin sa Biblia, Gawa, chapter 20, sa verse 32. Acts chapter 20, verse 32. Gawa, chapter 20, sa verse 32. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Yeah, so now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace. Yes, Apostle Paul commend to the Ephesian church, brethren, to God and to the word of His grace. So, it is the word of God is really important in the church. Ipinagkatiwala ni Apostle Pablo yung mga kapatiran sa iglesia sa Efeso, sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya, kaya sa buhay Kristiyano natin, talagang napakahalaga ng salita ng Diyos. Through the word of God and through the fellowship, our faith will grow. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng fellowship, lalago ang ating pananampalataya. According to 2 Peter chapter 3, verse 18, Apostle Peter also said, "But grow in the grace and the knowledge of our Lord." Yes, since we get salvation, we should grow our faith more and more. Sabi po ni Apostle Pedro, doon po sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18, "Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon." I don't know how many brothers and sisters already finished the reading the Bible this year from Genesis to Revelation. Hindi ko po alam kung ilan sa mga brothers and sisters na natapos nang basahin ang buong Biblia simula Genesis hanggang Apokalipsis sa taon na ito. As a born-again Christian, at least, yes, we should read the Bible once a year from Genesis to Revelation. Bilang mga born-again Christian, at least ay mabasa po natin ang Biblia simula Genesis hanggang Apokalipsis ng isang beses sa loob ng isang taon. Especially high school students and the young adult group brothers and sisters, they should read the Bible more diligently, maybe more than 2 or 3 times in a year. Lalo na po sa mga high school students at maging sa mga brothers and sisters ng young adult na dapat ay masigit na mabasa nila yung buong Biblia ng higit sa 3 beses sa isang taon. Because if you get old, like 50 years old or 60 years old, your eyes will be darkened and then you cannot see the letter clearly. Dahil kapag ka umabot, tumanda ka na, tumabot ka sa edad na 50 hanggang 60, lalabo na ang iyong mga mata at hindi ka na makakita ng maayos. Yes. Some senior citizens, yeah, of course, they also wanted to read the Bible diligently, but they cannot see the letter without the glasses. Opo, gusto rin po na masigasig na magbasa ng Biblia ang mga senior citizen, ngunit ang problema, sila po ay hindi nakakabasa ng maayos maliban na sila ay magsalamin. That's why when you are still young, teenagers or 20s or 30s, please read the Bible diligently. Kaya hanggat kayo ay kabataan, pakiusap kayo ay magbasa ng masigasig ng Biblia. And we should love our church and we have a responsibility to protect our church. At dapat nating ibigin ang ating iglesia at meron tayong responsibilidad na ingatan ng ating church. Those who are saved through the blood of Jesus, they know the importance of church and they shall love the church. Ang mga taong naligtas sa pamamagitan ng iglesia at sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, iibigin at poprotektahan nila ang church.
I'd like to ask you, our brothers and sisters, how much do you love your church? Nais ko pong tanungin ang ating mga brothers at sisters, gaano mo iniibig ang iyong church? Yeah, many brothers and sisters, you will answer, yes, I love church. I love my church. Marami sa mga brothers and sisters po natin, syempre, sasagot po nila, minamahal ko ang church, minamahal ko ang ating church. If you really love your church, what are you doing now for the church? Kung talagang iniibig mo ang iyong church, anong ginagawa mo ngayon para sa iglesia? Yeah, many brothers and sisters, they said, I love church. But if they don't do anything in the church, for example, cleaning or any kind of service or any kind of ministry in the church, you cannot say, I really love my church. Marami sa mga brothers and sisters, sinasabi nila na iniibig nila ang church, ngunit kung wala silang ginagawang anuman sa church, halimbawa sa paglilinis o sa pag-iingat sa church, hindi po natin masasabi na iniibig nila ang church. For example, if our church is constructing our church building, halimbawa, kapag yung atin pong church building, ito ay itinatayo. If you really love church, what will you do? Kung talagang iniibig mo ang church, anong ginagawa mo? You will also join in the construction offering in order to construct the church building together. Ikaw din ay lalahok sa construction offering nang sa gayon, ikaw ay makalahok sa pagtatayo sa iglesia. And also, you will do your best. If there is something to help, you will also do your best to help. At kapag mayroon kang bagay na maaaring maitulong, gagawin mo ang iyong makakaya upang ikaw ay makatulong. As you can see, we are constructing the latching building beside, right? Gaya po ng inyong alam, tayo po ay nagtatayo ng latching building dito po sa tabi. Of course, they are still preparing for the foundation, but it's not, it takes long. Siyempre po, sa ngayon, sila po ay naghahanda pa lamang para po sa pundasyon, ngunit ito po ay tatagal. Yeah, if you really love our church, you will also join in this the construction of the retreat center. Kung talagang iniibig mo ang ating church, ikaw din ay lalahok para sa pagtatayo ng ating retreat center. In the church, there are two kind of members. Sa loob po ng church, meron pong dalawang klase ng miyembro. One is the guest and the other is host. Ang una ay panauhin at pangalawa, ang abalang lingkod. What is the guest? Ano ba yung panauhin? Guest, maybe we can say they are only visitor. Yung mga panauhin, masasabi po natin na sila ay bumibisita. They don't have any responsibility. They only wanted to be served as a guest. Wala po silang anumang responsibilidad. Nais lamang nila na sila ay mapaglingkuran bilang mga panauhin. When you get a salvation at the first time, like a baby Christians, they do not know their role and then their responsibility in the church. Nung una, nung ikaw ay naligtas, nung ikaw ay baby Christian lamang, hindi mo alam kung ano yung mga bagay-bagay tungkol sa loob ng church. That's why they will be only served by other brothers and sisters. Kaya naman po, sila ay paglilingkuran lamang sa pamamagitan ng ibang mga brothers at sisters. But as they are learning the Word of God and also as they are growing in the faith, they will come to know what is their responsibility and what they should do. Ngunit habang sila ay lumalago sa pananampalataya at natututunan ng salita ng Diyos, mas malalaman nila kung ano yung mga bagay na kanilang kailangan gawin. Everybody knows salvation is free. Alam po ng lahat na ang kaligtasan ay libre. But Christian life is not free. Ngunit ang buhay Kristiyano ay hindi libre. Yeah. If you are really saved by the grace of God, you should have a mind. As the Bible says, Psalms 116 verse 12, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Kung talagang ikaw ay nagkaroon ng tunay na kaligtasan, dapat ay meron kang pag-iisip, kagaya po ng sinabi sa Awit chapter 116 verse 12, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yeah. I really love your church as a host. Talaga bang tunay mong iniibig ang iyong church bilang punong abala? If you really think you are host of the church, and you will have a responsibility. When the church is very dirty, you are willing to clean the church. Kung talagang ikaw ang punong abala sa church, kung kapag madumi ang church, ikaw ay mayroong kusang loob na maglinis sa church. For example, in our Manila Central Church, we have many brothers and sisters. But
I think the really the brothers and sisters who are having a responsibility of the host, not so many. Sa kagaya po sa amin sa Manila Central Church, marami pong mga brothers and sisters, ngunit sa palagay ko po, yung may pag-iisip ng sila ang punong abala ay kakaunti lamang. Still, many brothers and sisters, they are like just a guest or a visitor. Marami pa rin sa mga brothers and sisters, sila ay kagaya pa rin sa panauhin o bisita. Whenever we conduct a Bible seminar, we invite many newcomers, right? So, tuwing kami nagkakaroon ng Bible seminar, kami ay nag-iimbita ng maraming mga baguhan, di ba? But the newcomers, they are like just a visitor. And then, they don't love the church. Ngunit yung mga baguhan, sila ay mga bisita lamang at hindi nila iniibig ang church. While they are using the facility, they don't love the facility. They use it carelessly. Dahil sila ay mga baguhan lamang at ginagamit po nila yung mga facility ng walang ingat. That's why the CR or many facilities broken after the Bible seminar. Kaya nga po, pagkatapos ng Bible seminar, yung CR at yung ibang mga pasilidad, ay sila ay nasisira. But the brothers and sisters who really love the church, they are willing to help or they are willing to clean and they are willing to repair those kind of the facilities. Ngunit yung mga brothers and sisters na tunay na iniibig ang iglesia, sila po ay mayroong kusang loob na tumulong, maglinis at magayos. We should remember our Lord Jesus Christ. Jesus said, "I did not come to be served, but to serve and in order to give his life for ransom." Dapat nating tandaan na ang Panginoong Hesukristo ay dumating sa mundong ito hindi upang paglingkuran, kundi upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Our born again Christian also, we should remember this. As a truly born-again Christian, we also should love the church. Bilang mga tunay na born-again Christian, dapat po nating malaman ito, dapat din nating ibigin ang iglesia. Do not expect what church will do for you. Huwag mong aasahan kung ano ang maaaring gawin ng church para sa'yo. But you should think first, what shall I do for the church? Ngunit dapat mong unang isipin anong maaari mong gawin para sa church. There is the one story. The one pastor visited the one barbershop in order to have a haircut. Meron pong isang kwento na yung isang pastor, siya po ay pumunta sa barbershop upang magpagupit. So after he finished the haircut, he asked the barber, "How much is it?" At pagkatapos niya magpagupit, tinanong niya yung barbero, "Magkano yung pagupit?" The barber answered, "It's free. Because he is the Christian, so this is the service for the servant of God." At sinabi ng barbero na libre dahil siya ay Kristiyano, kaya sinabi niya na yung pagpapagupit para sa lingkod ng Diyos ay libre. Yeah, so pastor really appreciate to the barber. Kaya naman tunay na tumanaw ng utang na loob yung pastor doon sa barbero. Next morning, when the barber arrived at the barber shop, he found there was the one letter and the small the pocket Bible. Yung pagkatang sumunod na araw, pagkatapos na dumating ng barbero doon sa kanyang shop, siya ay nakakita ng isang letter at ng isang pocket Bible. Yeah, it was the gift from the pastor. Ito po ay isang regalo mula doon sa pastor. Next morning, the one policeman came to the barber shop in order to have a haircut. At nung sumunod na umaga, yung isang police ay dumating doon sa barber shop upang magpagupit. So after he finished his haircut, he also asked the price. How much is it? At pagkatapos niya magpagupit, tinanong din niya kung magkano yung presyo. Magkano ba? So barber also answered, "This is free. So this is service for the government office." At sinabi ng government officer. Sinabi ng barbero na libre ito para doon sa mga naglilingkod para sa gobyerno. Do you know what happened next morning? Alam niyo po yung nangyari nung sumunod na umaga? Next morning, when the barber arrived at his barber shop, 10 policemen, they fall in line to have a free haircut. At pagkatapos ng sumunod na umaga, nung dumating yung barbero sa kanyang shop, mayroong 10 polis na nakapila para magpagupit. Anyway, this is just the funny story. But our born-again Christian, we do not expect free
from the church. Ngayon man po, kwento lamang po ito. Ngunit tayo po ng mga tunay na born again Christian, tayo ay hindi umaasa sa libre. If we love our church, we are willing to sacrifice ourselves for the Lord. Kung iniibig natin ang ating church, meron tayong kusang loob na magsakripisyo para sa ating Panginoon. Yeah, think about, according to the Genesis chapter 22, God commanded Abraham, offer your only son as a burnt offering in the Mount Moriah. Pag-isipan po natin, sabi po doon sa Genesis chapter 22, nung inutusan ng Diyos si Abraham na ialay niya yung kanyang tanging anak, ang kanyang minamahal na anak na si Isaac doon sa bundok ng Moriah. As you know well, Abraham, he waited for 25 years in order to receive the promised son, Isaac. Gaya po ng inyong alam, si Abraham, siya po ay naghintay ng 25 years upang matanggap niya yung ipinangakong anak na si Isaac. Yeah, he begot Isaac at the age 100 Opo, years old. Naging anak niya si Isaac sa edad na 100 taong gulang. So how much Isaac is precious for Abraham? Kaya gaano napakahalaga si Isaac para kay Abraham? But God commanded Abraham, offer your only son Isaac as a burnt offering. Ngunit inutusan ng Diyos si Abraham na ialay niya yung kanyang tanging anak na si Isaac bilang handog na susunugin. So, Abraham, he immediately obeyed to the God's word. Kaya si Abraham, kaagad siyang sumunod sa salita ng Diyos. Yeah, he went to the Mount Moriah in order to give the burnt offering. According to God's word, agad siyang pumunta doon sa bundok ng Moriah upang ialay bilang handog na susunugin yung kanyang anak na si Isaac. Yes, he was trying to offer his only son as a burnt offering. Opo, sinubukan po niyang ihandog na handog na susunugin yung kanyang anak na si Isaac. How was it possible? Kaya paano po ito naging posible? Because Abraham, he really loved God rather than any other things. Dahil si Abraham, minamahal po niya ang Diyos higit sa anumang bagay. Yes. Those who really love God, yeah, they are willing to sacrifice themselves, even themselves. Opo, yung mga taong umiibig sa Diyos, sila po ay may kusang loob na isakripisyo yung kanilang maging ang kanilang sarili para sa Diyos. Yeah. What about King David? King David, as I already explained, he wanted to construct a temple of God by himself. Paano naman po si Haring David? Kagaya po ng aking sinabi, siya po ay may pagnanais na magtayo ng templo ng Diyos. But God did not allow to build a temple by the David. Ngunit hindi po ipinahintulot ng Diyos na magtayo ng templo sa pamamagitan ni David. Because King David, he was a soldier. He shed blood too much. Dahil po si Haring David, siya ay isang mandirigma at siya ay nagpadanak ng maraming dugo. That's why King David only prepared so many gold, silver, and then the materials for the temple of God. Kaya naman po si Haring David, siya ay naghanda lamang ng ginto, ng pilak, at mga kagamitan para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Yeah, King David, he offered all his possessions, and other Israelites, they also offered the valuable things, gold and silver. Opo, si Haring David, inialay po niya yung lahat ng mga bagay na kanyang pagmamayari at maging yung mga Israelita, sila ay lumahok sa pagbibigay na ito. Okay, First Chronicles, chapter 29. Tignan po natin sa unang kronika, chapter 29. Unang Kronika, chapter 29, verse 14. Unang Kronika, chapter 29, sa verse 14. Unang Kronika, chapter 29, verse 14. Unang Kronika, chapter 29, sa verse 14. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinuba ko at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Yeah. So, but who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this for all things
come from you and of your own we have given you. Think about the heart of the King David and the heart of the Israelite. They are willing to offer their possessions for the Lord. Tignan po natin yung puso ni Haring David at ang mga Israelita, sila po ay merong kusang loob na magbigay ng offering para sa Panginoon. Sometimes, I can observe some brothers and sisters, they are hesitating in front of the offering box. Minsan, nakikita ko po na yung ibang brothers and sisters, sila ay nagkakaroon ng panghihinayang sa harap ng offering box. So, as a born-again Christian, we must give the tithe, right? Bilang mga born-again Christian, kailangan po nating magbigay ng ikapo. But if we really don't practice the tithe in our Christian life, I think this is not also the perfect Christian life. Ngunit kung hindi rin po natin isasagawa yung pagbibigay ng ikapo sa ating buhay Kristiyano, sa palagay ko po ay hindi po ito perfectong buhay Kristiyano. If we really love the Lord, and if we really love the church, we are willing to offer all of our possessions. Kung talagang tunay nating iniibig ang Panginoon at ang Iglesia, tayo po ay mayroong kusang loob na magbigay ng ating mga pagmamay-ari. We were able to construct this the retreat center by the help of the Korean church, right? Nagawa po natin na maipatayo ito pong ating retreat center sa pamamagitan po ng tulong ng Korean church. Of course, our Filipino brothers and sisters also join in the construction offering together. Siyempre po, yung lahat po ng ating mga Filipino brothers and sisters ay lumuhok din po para sa pagtatayo nito. But majority of the budget, around 80% or 90% came from the Korea. Ngunit yung malaking bahagi sa budget, nasa 80% o 90% ng budget, ito ay nagmula po sa Korea. But we should know, Korean brothers and sisters, they are also not ordinary brothers and sisters, they are not so rich. Ngunit, but they are willing to sacrifice. They are willing to offer this offering for the preaching the gospel. Ngunit dapat din po nating malaman, yung mga ordinaryong mga brothers and sisters sa Korea, sila rin po ay hindi mayaman, ngunit sila po ay may kusang loob na magbigay ng offering, kusang loob na isakripisyo ang kanilang sarili. Because they love the Lord, and because they love our church. Dahil iniibig nila ang Panginoon, at iniibig nila ang ating church. So let's think about whether our church is really right church according to the Bible or not. At pag-isipan po natin kung yung atin bang church ay tunay na church o hindi ayon sa Biblia. Do you really have a confidence our church is really right church according to the Bible? Talaga bang nakakatiyak kayo na yung ating iglesia ay tunay na iglesia ayon sa Biblia? This is also important. We must know if we didn't meet this true church, we are not able to be saved. Ito rin po ay mahalaga na bagay, kung hindi po natin nakilala ang iglesia, hindi tayo maliligtas. Yeah, number one, our church only focused on the Bible. Pinakauna, ang ating iglesia ay nakatuon lamang sa salita ng Diyos. Have you ever heard about the different teaching from through our church from the Bible? Kayo po ba ay nakadinig na ng ibang katuruan dito po sa ating church sa Biblia? No, we are only focus on the Bible. Hindi po, tayo ay nakatuon lamang sa Biblia. We are only delivering the message of God according to the Bible. Kami lamang po ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ayon sa Biblia. And also our church, we are doing our best to preach the gospel. At isa pa sa pamamagitan ng church, ipinapangaral ang ebanghelyo. Where do we have a priority? Nasaan ang ating prioridad? Other churches, maybe some churches, they focus on the charity service. Yung ibang churches, yung ibang simbahan, nakatuon po yung kanilang pansin sa mga charity service. And also they focus on the feeding ministry. At sila rin po ay nakatuon ng pansin sa pagpapakain. Or they focus on other education. Okay naman, yung nakatuon sila doon sa edukasyon. But our church only focus on the gospel. Ngunit yung atin pong iglesia ay nakatuon lamang ang pansin sa ebanghelyo. And we are only preaching the gospel. At ipinapangaral lamang po natin ang ebanghelyo. Because our Lord Jesus Christ commanded, according to the Matthew chapter 28, verse 19,
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dahil iniutos po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, na sabi po sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya't sa paghalo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. According to this, our Lord's commandment, we are preaching the gospel. Ayon po sa utos ng Panginoon, ipinapangaral natin ng Ebanghelyo. And also, as you know well, according to the Luke chapter 15 verse 7, when the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy rather than 99 just person who does not need the repentance. At gaya po ng inyong alam, doon po sa Lucas chapter 15 verse 7, na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na pupsyam na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yes. So, our church is really doing to please God through the preaching the gospel. Opo, ang atin pong church, tunay na ginagawa lamang po nito yung makakapagbigay ng kalugaran sa Diyos. Whenever we conduct a Bible seminar, right, many newcomers, they are listening to the Word of God, and some of them, they really get the salvation through the true gospel. Kapag tayo po ay nagsasagawa ng Bible seminar, tayo po ay nag-iimbita ng mga baguhan, at yung mga baguhan po na ito, sila po ay naliligtas sa pamamagitan ng tunay na Ebanghelyo. And also, we are observing really works of the Holy Spirit through our church. At nakikita rin po natin yung matinding pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating church. As you know well, without help of the Holy Spirit, nobody can be saved. Gaya po ng inyong alam, kung wala ang tulong ng banal na Espiritu, walang sino man ang maliligtas. Yeah. According to Acts chapter 2, verse 47, right? So we just read before. And the Lord added the church daily, those who are being saved. At gaya po ng sinabi sa Gawa, chapter 2, verse 47, binasa po natin ito kanina at idinaragdag sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang mga naliligtas. There is the works of the Holy Spirit in the true church. Mayroong pagkilos ng banal na Espiritu sa tunay na iglesia. 2023, next year, it will be the 40 years since our life of mission started officially, 1983. Sa susunod na taon, sa 2023, ito na po yung ika-40 years ng taon ng pagsisimula po ng ating life of mission, simula po noong 1983. Yeah, it's been 40 years since we started officially. Life for the mission. 40 years na po ang lumilipas simula po nang official tayong magsimula ang Life for the Mission. There was the great works of the Holy Spirit for 40 years. Meron pong dakilang pagkilos ng banal na Espiritu sa loob ng 40 taon. In Korea, we have 226 churches. Doon po sa Korea, meron po tayong 226 na churches. And all of the world, 80 countries, we have 907 churches. At sa buong mundo, sa iba't ibang mga bansa na nasa 80 na bilang, meron po tayong 907 na churches. What about here in the Philippines? Paano naman po dito sa bansang Pilipinas? It's been 19 years since we started our Philippine Life for a Mission since 2004. Nasa 19 years na po ang lumilipas, simula po nang magsimula po tayo noong 2004. According to our new calendar, 2023, we have 74 churches and 50 mission branches. Ayon po sa panibago po nating kalendaryo, meron po tayong 74 churches at 50 na mission branches. So all in all, 124. Kaya sa pangkasuma total, meron po tayong 124. Next year, we have a goal. We are praying for the 150 churches and mission branches. At sa susunod na taon, meron po tayong goal. Ipinapanalangin po natin na tayo ay magkakaroon ng 150 na churches at mission branches. So I'd like to ask all of our brothers and sisters, we should pray for this goal together. 150 churches and mission branches here in the Philippines. Kaya nais ko pong hingin sa lahat po ng ating mga brothers and sisters na sama-sama po natin ipanalangin ang bagay na ito sa susunod na taon, 150 na churches at mission branches. And one more goal. This year, through the summer retreat, 7,953 the attendees in our summer retreat.
At meron pa po tayong isang goal. Sa taon na ito, nagkaroon po tayo ng summer retreat na mayroong 7,950 na attendees. Next summer retreat next year, 2023, we are praying for 10,000. Sa susunod na taon, sa summer retreat, sa susunod na taon, ipinapanalangin po natin na magkaroon ng attendees na 10,000. What do you think? Kaya po ba? Yes. We believe our Lord will accomplish our goal. Opo, naniniwala po tayo na makakamit natin ang ating goal. I will show you a short video clip for a Life Word Mission. Ipapakita ko po yung isang video clip para po sa Life Word Mission. To you, what is Korea like? One of the world's largest economy with leading technologies? From K-pop to K-drama, a country that leads the world's culture with strength in its unique contents? They are all correct, but above all, Korea is a leading country in actively preaching the gospel with God's blessings. At the center of it lies Life Word Mission. About 40 years ago, Life Word Mission began to sprout in 10 cities in South Korea. Our history is short, but with the amazing work of the Holy Spirit, we grew to become an important preacher of the gospel. Seoul Central Church. Incheon Church. Daejeon Church, and Gwangju Church. Our churches in South Korea are actively preaching the gospel across the country. Every summer, saints of Life Word Mission, who have been spreading the gospel across the country, gather at one place. Here at Galilee Retreat Center, we hold summer retreats and gather our hearts for the gospel. As tens of thousands of saints gather, sweat together, and unite in this place, many new spirits are being born. That is the miracle of thousands of people getting salvation at once during the era of the early church is happening right here as well. Work of the gospel expanding globally. And he said to them, "Go into the world and preach the gospel to every creature." Following the word, preach the gospel to every creature, Life Word Mission went beyond South Korea, now delivering the word of life to every corner of the world. To Asia and Oceania. Europe. North America. South America, and to Africa. Life Word Mission is spreading the gospel all across the world. Throughout the world, this amazing work of the Holy Spirit is manifesting beyond South Korea's borders. Mongolia, Philippines, USA, Mexico, Ecuador,
Africa, and so on. In various places around the world, the work of the gospel through summer retreats are continuing without ceasing. From the time the seed of the gospel was sown until it reached every corner of the world, the Lord has always been with us. And the work of life through Life Word Mission is still going on. Together with Life Word Mission, your spirit can also be newly born again. Life Word Mission for your spirit. So we should pray for our church, so that the works of the Holy Spirit will be continued. Kaya dapat tayong manalangin para sa ating iglesia upang nang sa gayon ay magpatuloy yung pagkilos ng banal na Espiritu. Okay, let's think about one more thing. Why church is existing? Kaya pag-isipan pa po natin yung isang bagay. Bakit umiiral ang iglesia? What is the purpose of the church? Ano ba ang layunin ng iglesia? We should know church is existing to accomplish the will of God. Dapat nating malaman na ang iglesia ay umiiral upang gawin ang kalooban ng Diyos. So, in order to accomplish the will of God, first, church should become one. Kaya upang makamit ang kalooban ng Diyos, una, dapat ang iglesia ay maging isa. Okay, let's open our Bible, Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Biblia, sa Efeso chapter 4. Verse 3 and 4. Simula po verse 3 hanggang 4. Ephesians chapter 4, verse 3 and 4. Efeso chapter 4, simula po verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity of the Spirit. Yes, we should become one. Why? In order to accomplish the will of God. Opo, dapat tayong maging isa. Nang sa gayon, ating makamit ang kalooban ng Diyos. If the church does not become one, we cannot accomplish the, we can walk together. We cannot walk together. And we cannot accomplish the will of God. Kung ang iglesia po ay hindi magiging isa, kung gayon, hindi po tayo makakagawa ng sama-sama at hindi po natin makakamit ang kalooban ng Diyos. So, when church is united in the one Holy Spirit, we can work together. Kaya kapag ang iglesia ay nagkakaisa sa isang Espiritu, tayo ay makakagawa ng sama-sama. And also, we can experience the works of the Holy Spirit when the church become one. At makakanasan po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu kapag ang iglesia ay naging isa. Ephesians chapter 3, verse 20. Tignan po natin sa Efeso chapter 3, sa verse 20. Ephesians chapter 3, verse 20. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. According to the power that works in us, right? When we are united in our Lord, there will be the works of the Holy Spirit. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, kaya kapag tayo ay nagkaisa sa Panginoon, makakamit natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. When we look at one brother or one sister, it is very weak. They are very weak. Kung titignan po natin yung ibang brothers at sisters, sila po ay napakahina. But when they are united in our Lord, they shall become very strong. Ngunit kapag sila ay naging isa sa ating Panginoon, sila ay magiging malakas.
One person cannot be the church. Ang isang tao ay hindi maaaring maging iglesia. Church is the gathering of the born again Christian. Ang iglesia ito yung pagtitipon ng ating mga born again Christian. Yeah, when we have a one mind and when we cooperate one another, we can achieve the will of God through our church. Kapag tayo ay nagkaisa at nagkaroon tayo ng isang isip, makakamit natin ang kalooban ng Diyos. According to the Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, Apostle Paul emphasized one body, one spirit, and the one hope like this. He emphasized the seven times. Ayon po sa Efeso chapter 4, binigyang diin po ni Apostle Pablo ang isang katawan, isang espiritu, at isang pag-asa. Binanggit niya po yung pitong isa na ito. Yeah, although there are many parts of our body, all parts of the body connected with the head. Kahit na marami tayong iba't ibang klase ng parte ng katawan, ngunit ito po ay konektado lahat sa ulo. So, according to the order from the head, every part of the body shall move. Kaya mula sa utos na nanggagaling doon sa ulo, yung mga bahagi ng katawan ay kikilos. Yeah, like this, although we have many churches here in the Philippines, we should remember we are the one body of the one church. Kaya kagaya po nito, kahit na marami tayong mga churches dito po sa bansang Pilipinas, ngunit tandaan po natin tayo'y iisang iglesia. Okay, Philippians chapter 2, verse 2. Tignan po natin sa Philippos chapter 2, verse 2. Philippians chapter 2, verse 2. Philippos chapter 2, sa verse 2. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Being of one accord and one mind, right? One accord and one mind. When we have a one mind, we can please God. And also we can accomplish the will of God. Na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip, kapag meron tayong pagkakaisa ng diwa, tayo ay makakapagbigay tayo ng lugod sa Diyos at tayo makakamit natin. Why do we need to gather here in the retreat center from the many different places? Bakit natin kailangan na magtipon-tipon dito sa ating retreat center mula sa iba't ibang lugar? Yeah, like this, when we gather together, we can also realize we are the one body of Christ. Opo, kapag tayo ay nagtitipon-tipon, mauunawaan din po natin na tayo ay iisang katawan ni Kristo. So today, through this session, we learned about the importance of church. Kaya sa pamamagitan po ng session na ito, napag-aralan po natin ang kahalagahan ng iglesia. Yeah, the church of God, which He purchased with His own blood. God purchased the church with His precious blood. Ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. If we really know how much church is important in our Christian life, yes, we will love our church. And also, we will protect our church and we will take care of our church. Kaya kung alam po natin yung kahalagahan po ng ating iglesia, iibigin po natin ang iglesia at tayo ay mananatili sa church at poprotektahan natin ng church. So, through this New Year retreat, I really hope this will be the good chance to understand the church in detail. Sa pamamagitan ng ating New Year's retreat, ay masigit po nating mauunawaan ng detalyado yung ating pong iglesia. So, our brothers and sisters, we must love our church. Kaya ang ating mga brothers and sisters, kailangan nating ibigin ang ating iglesia. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Today, we learned about the importance of church. Ngayon po ay napag-aralan po namin ang kahalagahan ng aming iglesia. We know our Lord Jesus Christ sacrificed in order to build the church. Alam po namin na si Jesus Christ ay nagsakripisyo upang maitatag ang aming church. So, let us do our best also to love our church. Kaya nawa gawin din po namin yung lahat ng aming makakaya upang ibigin ang iglesia. As our Lord sacrificed Himself for the church, let us also sacrifice ourselves
for the church. Kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nagsakripisyo para sa iglesia, nawa kami rin po ay magkaroon ng magsakripisyo para po sa iglesia. We really pray the works of the Holy Spirit will be continued through our church. Idinadalangin din po namin na magpapatuloy yung pagkilos ng banal na Espiritu sa amin pong iglesia. So let us have one mind and let us cooperate one another in order to achieve the will of God through our church. Nawa magkaroon kami ng isang isip at makamit po namin ang kalooban po ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Please bless all the brothers and sisters with the abundant love and the grace through the New Year Retreat. Pakiisa, pagpalaay mo po ang mga brothers and sisters ng iyong masaganang biyaya at pag-ibig sa pamamagitan po ng aming New Year's Retreat. From the beginning of this New Year Retreat until the end, please be with us and guide us. Simula po sa umpisa hanggang sa matapos ng amin pong New Year's Retreat, pakiisa, gabayan mo po kami at samahan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Yeah.